This vlog is not to offend or hurt feelings, situation of the viewers. Instead, this is to give you happy tips from Mamshi Irovi. Thank you and God bless everyone! May history kayo? At the back of your mind, medyo iniisip niyo na, oops! OMG! Ganto siya! Para nangyari yun! Bakit? Ayan! Kasi ganto, ganyan, ganyan. Diba? Ay, ayaw ko mahawa yung dalawa kong parents, yung parent ko na senior citizens and dalawa kong kids. How would they survive it? Diba? So, ang hinihiling lang naman namin is consideration sa mga taong nakapaligid sa amin. Diba? So, instead of discriminating us, diba? Why not pagayahin natin yung humanitarian act natin na what are the four types of people na nagkakaroon ng ganyang experience? Number one, those people who are exposed outside na nag-work. They need to work. They need to continue their life kasi they need to feed. They have so many needs na kailangan nilang i-survive. Na kailangan nila... That's why they need to go outside. So, hindi nila may... They did everything. They have the knowledge, the common sense to do the safety protocol, pero hindi nila naiwasan. Number two, the most nakakayak is our frontliner. Instead of condemning them, anong ginawa? Diba hindi nila kasalanan, pero nakaka-experience sila ng kala mo meron silang malubhang sakit para iwasan. Hey people, COVID is not like a zombie virus na kapag nadikitang ka eh mahahawa ka. No, hello, we have our own common sense, diba? We have our own safety protocols, we have our safety on ourselves. So why are you afraid? At nandun naman sila sa bahay nila, naka-quarantine. So why discriminate, diba? And third is those who are go outside, maybe because they're because of too much anxiety, being stuck in the house or being stuck sa isang lugar, they go out. At hindi naman nila sinasadyang. Mahawa sila. Hindi nila gusto yon. And number four na po yung mga pasaway. But yung sa mga pasaway na to, hindi rin naman nila ginusto na mahawa. So, alam mo yun, yung realization ko sa 14 days na yon is, nawawalan na ng humanity ang world. 'Di ba nauso na nga halos lalo ngayon lumala ang Asian racism because of that. Kumbaga ang level ng humanity 30 over 70. Instead siguro kung the reason why hindi naka-survive yung bansa natin sa case na to is because of that. Isang factor 'yan, yung nawala na ng humanity sa Pilipinas. No, instead of fighting together, nagkakaroon ng watak-watak at nagiging makitid yung minsan yung nagiging pananaw, 'di ba? Hindi ko naman nila lahat at hindi rin naman lahat. They are all for the safety. They are all for their safety, family safety, but not to the point sana na instead of saying bad things or saying ridiculous things to those family who are fighting for the 14 days journey, sana humanity is there. Na sana hindi lang puro sa post sa Facebook yung ginagawa niya na praying for the kagalingan nito niyan, pero sa mga at the back of your mind, of the back of your yung mga sinasabi niyo naman sa mga
nakakasama nyo, eh, ay, si ganito, si ganyan. O hindi, wag nyo lapitan yan kasi ganito. Diba? That was the realization na nangyari sa akin during that experience, no? So, the realization is like, no one will fight for you except your family. Treasure the moment of being with your family. Kasi at the end of the day, sila at sila lang magiging kakampi mo. Second, unexpected people who help you, nakakatuwa, nakaka-bless. Kasi kung sino yung hindi mo inaasahang tao, magugulat ka na lang, tumutulong, open heart. And it's really nakaka-bless. In spite of na-criticize ka, meron at merong tao na tutulong sa'yo. And the third, self-realization. Yung sa sarili mo, na lahat magpa-flashback, lahat mga nangyari sa'yo, instance, biglang lalabas. At doon mo marirealize yung mga bagay na dapat mong gawin, mga dapat mong ayusin, mga taong babalikan mo ng suporta, babalikan mo ng pasasalamat, at yung mga taong iintindihin mo na lang and ipagpe-pray mo na lang sila na sana ma-realize rin nila kung ano yung na-realize mo. So, ayun lang po, guys. So, medyo half-half seryoso, half-half madibdibang usapan ang tungkol sa 14 days of experience or journey. It's all about realization ang nangyari sa akin. So, it's really hard for me na malagay sa ganitong sitwasyon dahil ako lang sa ngayon, physically, ako lang yung pwedeng lumabas sa amin. I am sharing this because sana naman, instead of discrimination or criticism yung mangyari, eh sana humanity pa rin yung manaig. Para sabay-sabay nating labanan at mapagtugumpayan yung laban natin sa pandemic na ito. I am praying that everybody would understand and everybody would come to a realization to help win this fight together as one. So, ayun lang po. Maraming salamat. And I hope na kahit medyo I know in my tone is a little bit hurt and a little bit sad. It's really saddening naman kasi talaga my experience and my journey. Pero I know na marami akong kasama dito sa fight na to. Kasama ko yung family ko, yung mga taong nagmamahal sa akin, at mga kaibigan na parating nandyan. And also, si Lord sa taas. We should not forget to pray and to ask God's guidance in everything. Kasi alam ko naman na while you are experiencing this, may malaking surprise si Lord para sa iyo. So sa lahat ng nakaka-experience ng gantong sitwasyon, just pray and saludo ako sa inyo. Alam ko na masusurvive niyo rin po 'yan. Alam ko po na after that trials, there's a big surprise para sa iyo si Lord. So, ayun guys, maraming salamat. Hope na may matutunan po kayo or na-share po ako na mabuti sa ating viewers. Maraming salamat po. And kung ikaw po ay bago sa aming vlog, please don't forget to like, subscribe, and turn the notification bell button for more updates in our video. Maraming salamat guys. Always stay safe and stay happy. Despite of everything of what happening to our Mother Earth. So, always ingat guys. Bye-bye! God bless everyone! Mwah!